Handa raw ang ilang Filipino-Chinese businessman na mamagitan sa Pilipinas at China sa usapin ng West Philippine Sea. Pero hindi raw sa opisyal na paraan. May unang balita si Mark Salazar. Sa kanyang pagharap noon sa mga Filipino-Chinese businessmen, may hiling sa kanila si Senate President Chi Escudero. Dalangin ko, anumang hindi pagkakaunawaan kung tayo sa bagay na yan, manatiling bukas ang linya ng pagdidiyalog at usapan upang maiwasan anumang karahasan na pwedeng kalabasan ng tensyon sa West Philippine Sea. Ang Association of Philippine-Chinese Understanding ay isa sa mga paraan, tulay at daan para sa akin para mapanatili hindi lamang nabukas ang komunikasyon pero matiyak na anumang tensyon o init, ika nga, ay magkakapagtutulungan nating mapahupa. Pwede nga bang pumagitna ang mga Filipino-Chinese businessmen para kumalma ang sigalot sa West Philippine Sea? Sabi ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry, pwede naman. Pero backdoor lang at hindi sa opisyal na negosasyon. Kasi kami open eh. Yeah. The Chinese embassy can talk to us freely without me condemning or becoming an enemy. Parang nag-uusap tayo, hindi katalo eh. Sa Tagalog, hindi naman tayo katalo. So I can talk to them freely. I can bring you together, but I cannot speak on your behalf, neither can I speak on his behalf. Sa normal na sitwasyon, hindi nakikialam ang mga negosyante sa usaping politika at diplomasya dahil magkaiba silang mundo. Pero hindi na nga raw normal ang sitwasyon sa West Philippine Sea. When people are not talking and there is misunderstanding, baka may konting miscalculation ang tawag niyan, magpataya na diyan, di ba? Di ba? One mistake, one miscalculation, gulo na yan. Kaya iwasan natin yung mga confrontation na yan. Sa mga mahilig daw mag-udyok ng sugod, huwag daw kakalimutan ang ating realidad na sa larangan ng ekonomiya, di hamak na mas kailangan natin ng China para mabuhay kesa kailangan tayo ng China. Importante rito, anong pwede gawin natin together with China so that we can move forward? That's the bottom line.